na naman tayo para sa ating Yami Pro Series Season 2. At ngayon, ang mga magtatapat ay ang Lilgan at Omega Esports. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala ang isa sa magiging caster for this day. This is JB. And I am Dexter Dota. Ayan, ako na lang makasama niyo ulit, guys. Nakalag-solo kasama eh. Pero anyways, ayan. Kanina yung Omega Esports, medyo naging shaky. Yung kanilang start nila dito sa series 1 nila against sa Ground Zero. Well, kami din kasi Ground Zero eh. Nagpapakita ang gilas. Ito yung, kasi yung para sa akin underdog sa ano na to eh. Sa tournament na to. Pero knowing yung Ground Zero na nakaraan, gaya ng banggit namin, napapanood ko na sila sa Lupon Cup and nakakast din namin games nila. So, masasabi ko talaga na pumapalag sila sa mga top tier teams din dito sa ating tournament na to. And pinakita na naman nila na deserving sila sa spot na tong tournament na to. Pero tingnan natin, itong Omega, kahit score ng Omega dito, 1-1. Actually, this is their third series pa lang eh. And supposed to be itong Lilgan, noong nakaraan, may mga games sila but due to health issues, nagka-cancel yung Lilgan. So, nagpa-reschedule sila. So, I think possible itong game nila, third series pa lang yata nila ito eh. Yes, this is their third series. Okay. Mm-hmm. Alright, pero Omega Esports, the all-new lineup, well, not so new siguro sa inyo. Pero yeah, looking at their picks or their draft, the first two picks, Tidehunter and Lion, in terms of laning, these two heroes are good. And alam naman talaga natin na team fight wise, Tidehunter malakas, even itong si Lion. So they might have a control in both aspects, pero hindi pa rin talaga magiging ganun ka-enough yun. Kahit sabihin natin, mayroon kayong control, pero kung yung execution nyo ay mag-fail, medyo baliwala. Truly. Other words, disconnection talaga pag nangyari yan. Hindi talaga nag-tugma yung kanilang teamfight or better target nila. But ito, Lilgan, lagi ko nakapapansin to ha. Like, kahit every game ng Lilgan, itong Lilgan sobrang play speak in a way na minsan ginagawa nilang carry, binagawa nilang offlane, which is, di ako sure kung offlane nila dito, pero kasi 1-2-3 yata yung gumagamit itong Lycan. Most of the time, yun yung plano lagi ng Lilgan. Kapag magla-Lycan sila, gagawin lang tres itong Lycan nila. And then Grimstroke, well, alam na natin si Grimstroke, isa din sa mga tumatak din sa akin na ginagamit din ng Lilgan. Kahit, although yung kanyang, si Astral. Although kasi yung Grimstroke kana na nerf, kaya di rin ko masyado nakita na boom, nagbo-boom sa mga ibang tournaments. Dahil din yung Inkswell niya sobrang tagal na eh, like nasa 3 to 4. So sobrang bagal yung kanyang pag-pop time nung kanyang Inkswell. Pero overall goods pa rin naman dahil meron ka namang Soulbind. Kaya mo mapag-trap ng hero, so they need a hero na kaya mag-compliment kay Grimstroke during that Soulbind duration. But ito, Magnus, okay. Magnus, ako. Omega Esports, so Magnus carry is possible. Yun kung din inisip eh. Kung hindi ako nakakamali si Prince. Tama ba? Prince nga ba? Oh, ah, tama, si Prince. Kanila. Magnus user din, in a way, pwede din siya sa mid. Even na Magnus is also strong. Having that Rubik, magkakaroon nga dito ng possible na advantage itong Lilgan. Also that Legion Commander. Simply because maging online lang yung isang LC with the damage na kaya niyang ma-provide on top of Lycans, pwedeng-pwede mo talagang mayari or at least ma-punish yung Tidehunter at itong Magnus. In terms of pag-online scaling ng LC, totoo. Pero Tidehunter, makuha niya lang yung dagger, okay na, pwede na siyang pang setup or kung ano man yung unahin niya. Kaso, magiging cooldown dependent yung Omega Esports, which is, hindi ko nakikita ganun masyado sa Lilgan. So, laban lang sila ng laban. Kaya ako mas nasabi na mas doable to. Happy. So, ang dami din kasing makuha na spell ni Rubik. Like, hindi lang si Tide, hindi lang si Magnus, pwede rin si Lion, di ba? Earth Split could be good.
na kayang kunin ni Rubik. I think this is a good Rubik game eh. Ito titingnan mo yung draft ng Omega, lahat pasok sa Rubik. Di ba? Overall. Baga kung may maganda kang makikitang setup, makapag-retaliate dito yung Lilgan. So I think ito yung nakikita ko lang na good brighter side lang sa Lilgan. But itong Lycan, feeling ko is gonna be carry, I guess. So gusto nilang they want a fast-paced game with their draft sa ngayon. So kulang na lang sila ng mid lane na kaya talaga mag-scale or pwede makasabay sa tempo ni Lycan. Could be Storm, mga ganun. Mga Spirit Brothers maybe, mga ganun na hero. Yung mga medyo mga flashy and mobility hero na kayang gamitin ng mid lane ng Lilgan. Oo. Pero kung ikaw, kung ikaw ito sa Lilgan, tingin mo anong mga possible pick nila? Siguro, Ember Spirit is good. Even better than Ember. Pwede mo talagang mapunish itong Lion. Hindi ka ganun kadaling mahuli for as an Ember, tapos Tidehunter kalaban mo. Pero, I'm thinking Magnus kasi ito eh. Baka nga Magnus carry eh, no? Goods pa rin naman against LC. Pero kasi, ang downside kasi niyan, pag naunahan si Magnus, si Tide, yes, may Ravage, may counter initiate sila. So for LC, parang pick your poison na lang sinong ipipick mong i-duel or trip mo i-duel dito. Mas okay kung si Tide. Oh, kasi okay, mas mabebo. Ay, sabagay, meron kasi siya nung Kraken shell eh. It's a difficult task talaga para dito sa ano. LC. Para dito sa LC. Pero what I'm thinking kung bakit nga naman si Tide ang gusto mo, gugustuhin mong i-duel, simply because mas malawak yung range na kaya niyang masakop with that Ravage compared to Magnus's Ravage. Diba? Magnus's Revpol. Si Magnus kailangan niyang tansahin yung sarili niya sa pag-Revpol, pag-Skewer, which is andun si Rubik. And ito pa nga, this Outworld Destroyer, yan. Ito yung maganda nga na masasabi kong kasama. Kasi kailangan pa nila ng isa pang pang-delay sa Magnus or pang-reposition. Kasi may ilangin, mag-skewer, mag-revpol, pero once naka-lift ka, ma-off ka lang ng timing by a second. Hindi mo na talaga magagawa kung gusto mong gawin. Lalo na kung naka-duel na dito yung Tidehunter and you're going for a counter-initiate. It will be a very good pick for Lilgan. Kaya naman talaga, pabor ako sa lineup pa lang to ng Lilgan. But for Omega, siguro maagang mag-online na carry or mid? Ay, inisip ko dito, possible Weaver. Ay, dead pack sila. So, diba? Scary Magnus, okay. So, there's a setup, they have the Dream Coil. Overall, lahat ng setups sa side dito ng Omega. Kung titignan mo kasi, like, kung Dream Coil lang pag-uusapan, yes, medyo maikli lang kasi yung cooldown, hindi naman siya ganun ka-big ulti-dependent. So there's a possible chance na itong Omega, if ever na they don't have the RP, they don't have this third Hunter's Ravage, pero feeling ko kasi parang hindi sila masyadong magre-rely sa kanilang mga big spells. And lalo na si Magnus, knowing Magnus, yes, he's a carry. So you can expect na siya yung magde-dealt ng physical damage overall dito sa Lilgan. Possible BKB if ever yung maging timing ng isang Magnus. But kind of bit scary lang for OD. In terms of team fight, yes, laning, I think Puck is parang better siya against kay Outward Destroyer. Nasanay ako sa Outward Devourer kasi Outward Devourer talaga ng una eh. Ngayon, Outward Destroyer parang binalik yung Dota 1 eh. And I think Puck favorable talaga sa isang OD in terms of lane. Pero scary pa rin yung team fight eh. Yun yung parang napapansin ko sa Lilgan, yung burst potential nila, duel into yung Sanctus Eclipse. Tingko, may mas better na madu-duel itong si LC. In a format to si Puck. Pag nahuli si Puck lagi, walang masyadong makulit, pero threatened pa rin yung Ravage and Magnus. So, kinda, medyo questionable lang sa mangyari if LC goes ng mga ganun na scenario. So, I guess, kung ako sa draft-wise, I go for Omega Esports since they have the setup, yun nga, gaya na nabanggit natin kanina. But, Lilgan is, I think, way too better when it comes to aggression.
wala sila masyadong iniisip ng mga big ulti. So I think kung mag-scale man itong si Lycan, makuha niya yung 6, makuha niya yung mga decent items niya like oh, Helm of Overlord, BKB, mga ganyan, or Kiras. Let's say na masasabi ko rin na mag-e-scale lalo or magkakaroon na ng damage itong si Lycan. Basta wag lang siya magpaparavage, wag lang siya magpapakontrol kay Puck. So I guess yun yung parang kailangan lang iwasan nung isang Lycan. Although OD, yes, he has a burst damage as well. So feeling ko OD Lycan talaga magiging key, ano, win condition nila sa scaling, in terms of scaling, sa damage, di ba? So tingnan natin kung may skill ba to ng Lycan or madrag ba nila ng dun sa tempo ng Omega Esports. Kasi knowing Omega Esports early game, medyo tagilid pa sila in a ways, pero kung mag-e-scale to or tumagal ng game na to, like mga 25 to 30 minute mark, feeling ko yun na yung time na Omega na mag-shine sa mga big ultis nila. Kasi yun yung most of the time kapag big ultis yung pag-uusapan, kung wombo combo lang yung pag-uusapan, man, more on sa late game talaga mag-e-scale yan eh. Yung mo mararamdaman yung combo ng Omega kung magtatagal tong game na to. Kung tatagal yung game, but looking at the draft of Lycan, it seems like they want to end this quickly. Kasi, as early as possible, kung makuha nyo na talaga yung control, you'll take this game, definitely. Having that Lycan, LC, OD. Pag nakuha nyo naman yung laning phase 2, the mid game, it will be a walk in the park. Para sa isang LC na marami ng dual damage. OD, ma-out level most of the end team. Yun talaga yung magmamatter. Though, siguro masasabi ko, item choice is also a factor. Great factor para dito sa Lycan, kung sakasakali man. Depende pa rin yan sa kanilang magiging execution talaga. So, for Omega, sa kanila naman, winning condition nila, they have to prolong this game as much as they could para talaga masulit yung gantong klase ng lineup. Yeah. Truly. Pero of course LC can play as a tri-core or sabi yung third core siya in a way na kung yung gaya ng nabanggit mo kanina, yung dual damage is pretty important dito sa game na to. Kapag nakapag-collect na siya ng huge damage with this dual, kaya niya mag-transition agad like mga core, like yung mga SB ganyan, Silver Edge. I think Silver Edge is a good item choice against kay Tidehunter. Lalo yung Kraken Shell dito, medyo mabubosit sila eh, dahil na na-point out natin kanina, di ba? Yung Kraken Shell talaga. So, feel ko, pwede rin maging item yun ni LC if ever na, kung magiging trip niya, di ba? Kasi may mga LC din na, hopefully, na hindi nila trip yung SB. Kung hindi sila gano'n nakakuha ng dual damage eh, parang magiging utility na rin siya na LC, like yung mga Solar Crest, di ba? Gano'n type of item, so, kung hindi na maging successful. Ang iniisip ko kasi, kung LC, hindi maging maayos yung lane, magiging mapapa-utility talaga. But if makontrol niya yung lane na yun successfully, that's when pwede natin siya makita na kumuha ng SB or maging option niya man lang yon, so that they can continue their snowball and they can at least punish Omega. Pero Zenki, with that early kill, denying the fact na sinabi natin, ha, that Lycan is good in the early stage and Elder Titan, good punishment ang kanyang na-provide sa isang Rubik. Pero doon sa first blood na yun, magra-ride yung momentum nitong Omega. It depends kung saan or kung paano dito gagawin ng Omega yung pagsakay doon sa momentum na sinasabi ko. Yeah, P. Yun din yung good, a good point, pero taya lang kung may kaganapan. Medyo bloodbath tong lane. Ayun lang, namatay. Mali. Maganda. Na-prevent niya doon. Tsaka ito kasi, kung tito naman, a little bit scary lang kapag itong si Lycan, yung kanyang wolf, yung envy niya, parang, hindi mo kasi makita kung magpapap na ng, ano kasi ito, yung third skill na itong si Grimmsnarl, yes, Inkswell. So, kinda scary lang kapag if ever na may attempt kayo, and then bigla kayo na-stand doon sa wolf, eh, no? You have to, meron kayo dapat detection, or, yeah, detection, mga sentry, ganyan. A little bit scary lang. Though I'm thinking para dito kay LC, ayan, kailangan niya talaga mag-step up since yung Magnus yung kailangan may control, which is we all know
grabe din mag-scale yan with that self-cleave na meron siya. Built-in Battle Fury kung tutuusin. Diba? Oo. Para buff out na siya ng Battle Fury in a way na scaling farm, damage-wise, nandyan. So, pag lahat ng component kay Magnus, nandyan na sa kanya eh, no? Kukula, ang bibigyan mo na lang siya is damage item talaga, physically. True. Pero OD ah, I like what he's doing dito sa lane, given na pinapunish niya nga ang isang Puck. Siguro, harassment-wise, makakagante naman dyan si Puck. Pero, mabubugbog. Talagang mabubugbog. Diba? Oo. Oh. Bugbog kung bugbogan talaga hindi. Pero sa akin kasi CS-wise, kinda surprise kasi si OD yung nagli-lead eh. Most of the time, si Puck yung nagli-lead sa CS, they have the clearing waves, lalo na yung mga spells din niya, pang-clear ng waves. Pero so far kasi parang na-outplay siya dito sa OD sa lane eh. Diba? With palugbog lang, timing lang. Timing lang ng Astral Imprisonment, yun lang yung gagawin ng isang OD, plus the harassment from the Arcane Orb. Ayan. Arcane Orb din, masakit din yan mamaya. Sobrang dami na din. Tsaka maganda sa OD ngayon, in this patch, binalik na yung ano, yung Roshan na tinatama yung Arcane Orb, no? Dati kasi ganun din eh, kaso nung nakaraan patch, wala yun eh. Di pumapatong Arcane Orb sa Roshan, pero right now, binalik na yung Arcane Orb na pumapatong sa damage ni Roshan. And kung titignan mo yung heroes nila, mabilis silang makapag Roshan, or yung objectives dito ng Lil Gun, ang taas ng potential. Kaso he's G. One more. Aray. Aray ko, bes. Okay. Teka lang. Aray din yung aking East Wind. Medyo patigil-tigil. Though, kita naman na natin. And there's gonna be a kill again towards Hishgi's Ruby. Death. I think for Lil Gun, since if they anticipated nila na this is a position 5 na Elder Titan, most of the time they are stacking, making some damage dun sa yung Astral Imprison, yung Astral niya. Pero yun, wait lang. Habang hina-explain ko, mukha may namatay. Yes, namatay nga dun. So, 1-for-1 lang. Pero good trade yun for Omega. Core yung nabigyan nila dun. Totoo. And for Lil Gun, sabihin naman siguro natin na ang tawag dito. Unang ano pa lang nila yun. Unang kill. Dito, unang kill. Pero at least, di ba? They're already on the board. And, marin natin. Mula dun sa kill na yun, madagdagan na ng isa pa. Or, mukhang magpapakitang gilis na naman dito yung Omega with the harassments of Elder Titan. Talaga mabubugaw yung tropahan. Aray! Aray ko, bes. Wala, Ezenti is the real deal in terms of physical damage with that astral, ano tawag dun? Yung... Astral Spirit, Astral Projection na sasabihin ko. Pero Astral Spirit nga, yung nakakapagbigay sa kanya ng advantage in terms of laning and good compensation sa isang Magnus. Kasi Magnus, early on, hindi talaga ganun kalakas ang kanyang damage, let's accept that fact. And ang magagawa niya lang talaga is mag-farm, given na carry siya, makakapag-focus siya dun sa dapat niyang ginagawa. So Elder Titan is doing a great job with that Elder Titan stomp. Once again, there's gonna be another kill for Omega, and that's gonna be a core taking down a core. But on the top lane, very shaky rotation coming from Lil Gun. This might be turned around by the Omega, but with the lift, it'll be stopped, and no further casualties just yet, but there's gonna be the skewer and plus for this Rubik. He will now down together with the Grimstroke. OD will try to help his team, but he's way too late. At mukhang ito na nga yung ganti ng api. Kaso nga lang, si Kuya Masang, si T, nagpapakitang gilas, pumatay pa lang isa. Though support lang yun. That is gonna be a good kill para dito sa Lil Gun at some point. Happy. Pero give credits din kay Lion. Those stuns are really perfect. Ano, maganda yung mga bitawan niya ng mga stuns. Sobrang on point. Parang ravage na rin siya in a way. Kaya nakokontrol niya yung Lil Gun. They're trying to react
dun sa may top lane, pero laging si Lion, hindi nila napapansin na andun lang sa Geddy, hindi masyado nagpaparam, di naman actually na ano, parang hindi napapansin ng Lil Gun na yes, mapapatay mo ng hero na to, but nandyan kasi si Lion, and like sapat lagi yung mana niya for the stuns, and kita mo yung control dun ng Omega na somehow itong Lil Gun, mga attempts nila nagbabackfire sa kanila, man. Nagbabackfire indeed. Gusto nilang maaga-aga silang manalo sa laban na to, ngunit hindi nila maipanalo kahit yung laning stage pa lang, which is the main point. That's why they're struggling. And finally, good kill. Kaso nga lang mukhang mabawi na agad dito yung Omega. There's gonna be a skewer towards the cell. She is very low, and there's gonna be a foil to hold down these two boys. Prince, tagala prinsipe sa pagkuha nga dito ng isa pang kill, and another one naman para dito kay Rubik bago man lang siya mamatay. So double kill para kay Prince. Ganda ng ano, ganda ng reaction doon for Puck. He knows na sobrang dami ng heroes na Lil Gun, medyo nagiging greedy in a way na spotted din sila doon sa vision ng Omega Esports, so it's a great timing lang for Puck. And that skewer naman dito for Magnus is a very on point, but wait lang, may nangyayari sa way bottom lane mo kung ito na yata yung kill. Ito na nga ata yung core kill na pinakahihintay natin. Tidehunter makukuha dito ni X123. And Lycan as the carry, maganda to kasi at least napahirapan man sila sa kanilang laning. Lycan is doing his best para naman talaga makakuha dito ng pagganti. Ang gandang silence sa may Engswell, kukonekta para dito kay Puck, maaaring mamatay, pero aray, no, kasi bot pa nga actually namatay siya. Ayun, may nadinig kasi akong illusory or bakala ko nakatakas. Tapos nung nag-continue, patay na si Puck. Dahil yung alaga din kasi, men eh. Nakapag-clap. Pinalakpakan sa mukha. Kaso, sa ngayon, Wolves are tearing apart. Itong si Kuya mo, Elder Titan. Ganda naman talaga ng pagkakasmoke up niya doon. Nice smoke there. Yappy. Tsaka alam niya dito na unit lang yung atake sa niya. And hindi magre-reveal yung smoke niya. Unless magpakita dito si Lycan, magpakita yung ibang heroes ng Lil Gun na cheese. Parang hinahabol talaga siya ng mga Alipores doon. Parang Wild Dogs of Fever yung nangyari doon. Habulin ka ng bigla-bigla, pero buta may ECOMS ka para makatago. Para ipakbakay. Taka, tama ba yung nakikita ko? 2K Gold Lead para sa Omega? Yappy, it's 2K Gold Lead. Yung 2K Gold Lead na yan, maaari pang mahabol in just a clash. Or in just some pick-ups. Pero, kailangan pigilan nyo ng Omega, which is on the top lane. May pinagbabalakan po ang Lil Gun, which will not be defended by Omega. Kung bigay na nila itong top. Feeling ko, mabibigay, but LC is here. Or si Redhunter pala. Ang ganda naman talaga ng kanilang pagkakasight. Sukay kuya mo tayo, the Ravage to delay what Lil Gun wants. And sabihin natin, nag-cooldown yung Ravage, but it's a huge factor na hindi sila nakapatay dito ng core, though the top lane will be destroyed. Eh, Omega, magkakaroon pa rin sila dito ng, alam mo yun, ng bawi, ng buffer kahit papano. Ng breathing space. Hindi ganun karaming casualty yung natamu nila from that commitment of Lil Gun. So, okay to. Pero ang Lil Gun kasi, titira mo, objective, yes, they have the tier 1 tower, namatay dun si Screamstroke. I think, yes, yung Tidehunter, just make sure lang na hindi lapitan siya dito ni Lycan. But instead, okay, change plan tayo, nag-commit ng Ravage, malati silang damage na, I guess, eh, kasi mahirap patayin si Tidehunter at the moment eh. Kailangan pa nila lang, siguro, kailangan nila OD to burst out itong si Tide. Pero at this point, parang hirap talaga kung dalawa lang kayo. They need itong si OD if you want to kill itong si Tidehunter. Kung gusto nyo kumuha na attention, pero ayun. Ayun na nga, attention na hinahanap niya. Nabigyan na nga ng tuluyan si Sanctity. HBO's
with the kill. May stampa mga chong. Makikita pa nila dito itong si Rubik. There's gonna be a coil, pero he's playing around the tree lines. Looking at the fog, makakatagal pa nga dito ngayon ito si Kuya Morubik, and itong Lil Gun na labi lang, walang Ravage. LC with the duel, and he will be successful as he takes down itong si Pac. Pero Soulbind for these two cores. X123 will try to provide some damage, and eto na nga yung aso na bumalik sa pagkatao at siya na nga yung mabibigyan, and the tables have turned 2 heroes down sa side dito ng Lil Gun, pero that's gonna be an eclipse for nothing kasi wala pa naman siya mapapatay. Van will fall finally, pero hindi mo masasabing sulit kasi wala dun si Magnus and hindi nyo napatay si Kuya mong Magnus. Oo, di pa rin nga sulit. Tsaka, kana-delicates na si Pac. Ganda ng setup doon, LC. Alam niya, na-anticipate na wala nang pantakas doon si Pac in that mid lane. Pero ang problema kasi, si Magnus is really the threat in this game. Hindi si Pac eh, actually. Yes, Pac is kind of struggle sa laning phase. Pero overall kasi, yes, papatay mo si Pac, okay lang. That's a big, kung isipin mo on paper, yes, bigger kill naman siya. Pero I think mas bigger kill talaga if you burst out itong si Magnus kanina. But he has the blink dagger that time, kaya yung Scientist Eclipse, kinda off the mark pa rin. Yes, you have Tidehunter, napatay mo, pero parang saan, di pa rin sulit yun eh, yung nangyari. Tidehunter and Pac, hindi nga ganun kasulit. And if you're going to take a look at the gold lead, hindi pa nabawasan ng Lil Gun. Diba? Kumbaga hindi pa nila nababawi totally yung laro. Pero with this smoke rotation, they wanted to take itong isang Magnus. That might give them a bit of an advantage. Pero mga kaibigan, ating titignan kung talaga nga bang magiging successful. Pero with the Magnus, ganda ng kanyang reflex dun. Gusto ko yung pagkaka-utilize na sa mapa na, oh, okay, walang tao. Back na tayo and counter initiate. Okay, ito na yung normal counter initiation. There's gonna be Pac to drop this coil para nga sa isang Grimstroke. So, may Ravage. So, nga lang may Ravage pa. Pinapamukha na sa kanilang gato na nga lang yung kanilang mangyayari kapag kasakali na kulang-kulang at wala nga mabibigay. At etong si Kuya mo Sanctity, nawawala pa na finger sa mukha ni Kuya mo Lion. Though, a duel na ipanalo dito nitong si LC. No TP for you, my friend. And double kill para kay X123. Tama nga ng mga pagbawi dito yung Lil Gun. Pero I would simply say it is indeed an even trade. Mid at isang support ang nakuha dito sa Lil Gun, while yung Lil Gun nakuha nila si Pac together with two supports. Pero teka, gusto pa nga nilang umisa. Stroke of Fate sabay Inkswell kukonekta para dito kay Tidehunter. Let's go to stop two. Stop! Yung Lil Gun, RP for X123, hindi siya makakataas, walang matatakbuhan, pati si Rubik, isama mo pa. Leaving Grimstroke and 11 dito sa may mid lane. ODT pingin. They wanted to defend this mid badly, pero Omega is running down their enemy team. Just overpowering. Naku po. Iha, mali ka ng pinasukan mo na liha. And ayun ang inabot ni Kuya mong 11. Ako. Kasi man, yung vision din ng Omega Esports, spotted din, nagpupunuan din yung heroes ng Lil Gun doon, trying to defend your tier 1 tower, and sobrang on point din yung ginawa ni Magnus, skewer out itong si LC, to the point na wala na nagawa si LC kahit meron ko pang Cresty attack. You have a duel, yes, but parang sili naman yung duel mo yung isa dyan. Tsaka layo na rin doon ng Lil Gun. So I think wala din silang reaction doon. So pinabayaan na lang nila si LC. Okay, you're dead for sure, I guess. Tsaka wala din si Lycan that time. Wala din siya ulti. Dead for sure indeed. Asang sobrang hirap ng ano. Sobrang hirap ng Dota sa Lil Gun sa totoo lang. hindi umayon sa kanila yung laning. Kaya naging sobrang uphill battle para sa kanila nito. Naging sobrang tarik ang bundok na kanilang aakyatan. Though this might help them, or this might boost what they can do. With this Aegis, pwede silang magkaroon ng, alam mo yun, room for error.
Pero think of for Lil Gun, think of, they need to adjust their errors, kailangan nila i-figure out paano nila iti-teamfight pong side ng Omega because at this point, so hard na ma-burst yung hero ng Omega kahit sabi mong si Elder, sobrang hirap na rin yung patayin. Pulse, yes, is para saan, ideal target nga ni LC, gaya nasabi ko nina, katulad ginagawa ni Eleven kanina, dueling itong si Pac, pero ang problem mo dito, hindi si Pac talaga yung naging problema niya. Teka lang. Ito na nga si Kuya mo, Elder Titan makukuha na. Finally, though, that's gonna be an open tower para sa Lil Gun. Or para makuha ng Lil Gun. Fortification to at least delay, but still a push will be done here by Lil Gun. Yung 7k gold lead na cut down na ng Lil Gun to 5k. At least, di ba, nagkakaroon sila dito ng pag-usad. Small steps para sa Lil Gun. Though they can't afford to commit anything. A fatal error. Anything but yeah, it's an error type of engagement. But so I think Lil Gun gusto nilang mag-pressure out ng lane at saka na-push out na rin yung tier 1 tower sa middle lane. So there's a possible chance na i-choke out nila itong or ipa-play around na nilang nila yung itong jungle side ng Omega Esports since meron silang Aegis and kinda, kung tika mo, yes, they have the Aegis advantage pero parang not, it's not really threatened eh. May sagot pa rin sila. Itong side ng Omega Esports, Yapi. Kasi kung titignan mo, like, kung Aegis, parang isip mo technically, may advantage pa sila, may mababato pa sila. Pero at this point, parang mahina pa yung damage nila kahit may Aegis pa yung Lil Gun. Pero katulad na ito, man. Teka, ang ganda naman talaga ng pagkakakoil sa may Rabbit Shot. Tinulak na nga ni Kuya Mamando si Kuya Grimstroke. But there's gonna be some multi-combo coming from Omega. And this is huge para sa Omega. Duel will try to win this one kasi nga lang na-prolong niya lang dito yung dalawa but ODTP the way is the only survivor sa clash na yon. Double kill for X123 though dahil sa kanyang mga alaga pero two supports para sa four heroes plus an Aegis, not quite sure na bawi yung maituturing. Not a really bawi tututusin. Gaya na bagit natin kanina, Aegis, yes, they have the Aegis, but still, parang, yun nga, wala pa rin silang huge damage. Parang isipin mo, ano na yung second life ni OD? Ubus na lahat yung heroes dito. Sapat yung wombo-combo ng side ng Omega Esports. Kung tutusin, picture perfect yung nangyari dun eh. Napakagandang clash yun for Omega Esports. Hindi sila threatened dun sa Aegis advantage eh, kasi alam nila na OD is, medyo may kakatiyan pa rin naman si OD kahit papano, pero hindi pa siya ganun ka-huge damage sa nade-dealt niya ngayon. Kaya di gaano scary yung OD as of this moment, man. Hindi talaga kasi ang pinaka nag sa scale lang dito ngayon sa side ng Lil Gun, ang pinaka bida would be itong si Lycan. Though, OD, meron siyang chance. Yeah, sabihin na lang natin ganun, yung kanilang dating or status. Pero, we need some more eh. Kailangan may isa pang mag-step up, which is, I can see LC. Kasi potential bida player dito sa Lil Gun or yung pagiging hero nila. Kumbaga, magsasalba sa pagkalugmok ng Lil Gun. Diba? Kaso, hirap. Kailangan talaga nila maging mapili sa kanilang mga desisyon. Truly. Kailangan umoo, diba? Parang, ito na lang, ganyan, diba? Kailangan talagang pumili. Pick wisely. Yan nga. Pick your poison. Sino talagang gusto mong i-initiate. Diba? Pero, speak of items muna, BKB na si Magnus, Tidehunter has the Ravage, he has the Heaven's Halberd. So, I think this Heaven's Halberd is pretty magbe-benefit sa kanila, lalo na OD yung kalaban mo. And kalakasan kasi ng OD, yes, yung burst damage ng kanyang Arcane Orb, kailangan mo siyang talagang i-Halberd para di siya masyado tumitira, di ba? And overall, status resistance din. So, may kakunatan din kahit papaano itong si tropa nating Van. Pero tatry pa na nilang push. I think push na yata to. Double damage sa may top lane. If may spotan to ng Lil Gun, could be possible na turnaround. Yep. Possible turnaround, yes. And mukhang on the way naman sila para i-defend nga yung mid. Though I can't see Lil Gun. Nade-depensa nila yung tier 2.
mukhang bibigay na lang nila yun. Pero for Omega, wala na dyan si Pac. Natitira na lamang dito is yung tatlong players. And nakita nila si Pac with that ward, that deep ward placed by Lilgun, giving them info that Pac is far and he had consumed a TP. Pero sa bagal mag-initiate ng Lilgun, hindi nila magagawang abutan kahit isa sa Omega. So sayang yung rotation nila, nabasagan na sila dito ng Torres at Taba, which is a tier 2, kaya mabigat-bigat na casualty. Walang bawi yung Lilgun dito, so... Kahit man kills eh, no? Medyo off. Off talaga, off the mark din yung nangyari. Tsaka, kung titira mo yung during that push ng Omega Esports, nandun pa sila sa may Riverside eh. Parang iniisip pa nila paano nila ire-retaliate. And to think yung Omega Esports, nakapwesto sila if ever magde-defend yung I Lilgun doon, IG tuloy Lilgun kasi parang IG kasi yung ano eh, yung kanilang ano dito eh, no, parang shortcut ng IG nila, kala ko IG yung ano. Pero anyways, Lilgun yan guys, nalito lang ako. For now itong Lilgun, may hinihintay sila ng item since kita mo yung ginagawa nila, they're just farming around dito sa area nila. But tingin ko yung magiging next item nila, baka possible maging game changer. Pero tinitingnan ko ano magiging next item nila. Itong si OD is going for the Hex. Possible kasi pwede siya mag-BKB eh. But the problem is there have the RP na kahit mag-BKB ka, kukontrolling ka pa rin netong si Chantity. And of course, syempre, kapag naka-BKB ka, hindi mo mapapalubong yung sarili mo. Yapi. Pero wait lang. Another smoke attempt by Lilgun. They need to catch someone, pero yun na nga yung mga Alipores nila, pinaparonda na. Next, 1, 2, 3 ang kanyang mga Alipores, but Omega is nowhere to be found. Some of them are on mid, some are on bot. That's why Lilgun can't get a proper kill. That's what they need right now. Sabihin natin, objective is the key sa laro, pero... without killing your enemy, parang wala kang, alam mo yun, wala kang signal na, oh, okay, lumalamang na kami sa'yo. Diba? Hindi mo mapakitaan ng dominance kung hindi naman magpapa-dominate dito yung Omega. In terms of kills. Na nag-play safe rin si Omega. I mean, if sila mauna dito, parang may kana threaten pa rin sa kanila, yung Lilgun. Like, kung mag-initiate si LC, diba, kung medyo failed, and kung titira mo sa yung map control wise, if magpe-play around or i-re-regain nila yung jungle side dito ng Omega Esports, they might caught off guard din, lalo na baka prepared din dito yung Lilgun, possible sa engagement na mangyayari dito sa Omega. Pero right now itong Lilgun, they know na wala din sa map itong wala sa radar yung side ng Omega with their heroes, but Pyols nasa punuan and tatry pa nila ang kumuha ng kills. Ayun lang, what the reflexes, grabe dun si kuya mo Pyols, nakawala pa nga TP out, may hinahanap ang espiritu dito ni Elder Titan, wala sila maabutan. Good escape para sa Lilgun, pero not so good yung ginawa nila doon, as to they can't get proper or decent objectives. Hindi nila mabigyan ng casualty dito yung Omega eh. Oo. Like, kung titira mo yung casualties, like, kung titira mo, iniwasan nila yung possible na engagement. And kung kaya nasabi ko nina, wala din sa map itong Magnus, wala din ibang heroes, pero yun, nagparamdam na. Ito na nga yung pagpaparamdam na hinahanap. Full staff out, pero nandyan pa rin naman yung tropahan ng Omega as they wanted to secure OD. Outworld Destroyer. Is get destroyed dun. Destroyed na destroyed siya indeed sa mita, bottom lane. And ito, Zenki, guys, try some info lang. Pero all this time, si Zenki, kung napapansin mo yung mga deep words niya, sobrang on point, like, kitang-kita mo yung movement netong side ng Lilgun. If magkakaroon sila ng opportunity, yes,
kitang-kita yung mga heroes nila, and I think si OD kaya that time namatay siya, eh may idea sila na mag-isa lang doon si OD. Kaya spotted lahat, sobrang on point yung mga wards, warding spot dito ni Senki. I very recommended dun sa nangyari nung sa mga warding spot niya. Pero teka lang ha, mukhang Lil Gun, they want a kill, pero wala, si Lion lang makapatay nila eh. Failed attempt na naman nga ba mangyayari, binigay ni duel para dito nga kay Kuya Matay the Hunter. The stomp is there, plus the Earth Splitter, it did connect, and this could be bad now for the side of Lil Gun. LC, hinahabol nga noong dalawa, well etong si Lycan, itinali na, ginapos na, na parang aso talaga. And there's gonna be some stomps, and he will be finished off by Rubik. So the game's not it over. Sabi dito netong si Prince, RP indeed was successful. Patay na ang isa, pero lalaban pa rin naman dito yung Omega. They can't let Lil Gun do their thing. So punishment after punishment, naka-double kill man si Hishki, andyan man si Pyols para bumanat kay LC. In a way, that's fine. It's already good para dito sa ating Lil Gun. And of course, Omega. Napakaganda ng kanilang pagkakadepensa doon sa teamfight na yon. OD. Nakita ba nila to? Yup, makikita nila. Naku po, yun na nga. Nakita na nga ng tuluyan na ngina, ngert-ngert. Ng Omega, mga chong. OD fell down and Van now dominating. Pwede pang umasi. Non-stop teamfight from top to the jungle up to this rush pit. Dumobol kill pa si Pyols. Teka, X123 boy na naman, but with the Earth Spike and the Finger of Death, he'll be shut down by Omega and Lil Gun. Naku po, they are in a pinch. Omega Esports is trying to take over. Tsaka titi naman men ha, si Pac was ideal target din, pero med, kung titi naman Omega, they feel the Ravage, hindi ideal target yung nakuha nila doon. Like LC na force yung Ravage, RP dito lang kay Grimstroke, but ang problema kasi men is si Pac na sobrang kulit. Every teamfight parang kinakait lang niya yung heroes doon ng Lil Gun. Kaya masasabi mo, yes, nakataas na doon si Pac, pero in a way na nung nakakuha siya nung kanyang Arcane Rune, it's a signal na mag-reset tayo dito. Kukulit na si Pac that time, kaya kita mo, di nila, wala silang sagot si Pac that time during that Arcane, yung Arcane Rune duration. Wala din si LC, cooldown yung ulti dito ni Lycan, wala din siyang pets, di ba? Wala din silang disable. So I think, win pa rin yun for Omega, despite na 3v5 yung situation na yun. Sabi ko, walang downtime dapat yung draft ng Lil Gun. Totoo. Walang ganun ka-cooldown, walang ganun katagal. Lalaban lang talaga na nalaban yan. Pero, kung sa laban nila nalaban, wala silang makuhang pick off, walang makuhang kill, that's the time when kailangan mo talagang isipin na parang may mali na sa draft nyo. And for Omega, picky sila sa mga clashes. Hindi pwedeng mawalan dito ng Ravage, which is ito na nga. Binigay na, patay na nga si Kuya Marubik, inaintrohan na ni Kuya Mavanders. And another one. And Ace 12 finished off with those two ults committed by Omega. Pero ngayon naman, okay, may refill na. Pwedeng-pwede na lumaban dito ngayon. Oh, lang, Omega, ang ganda naman talaga pagkako. Hortos and Pyols taking the kill. Revpol still available. So, matatagal man ng cooldown. With the right timing and the juggling of skills dito, itong Omega talaga namang may kalalagyan ng Lil Gun. Oo. Oh. Yeah, kita mo yung backup ng Lil Gun doon, nag-pop agad ng ulti si Lycan na sobrang layo pa yung OD that time from the middle lane, transition agad sa mid bottom. Yes, si OD namamatay na that time, but somehow he survives, but para nag-throw na lang yung bodies doon yung Lil Gun kung tutusin eh. Like si OD, napatakas mo, okay, napatakas mo si OD, but what cause yung support nila, pero that's not the case dito dahil so para kasi yung OD, like, I don't know what's going on kay OD kasi ang problem kasi niya is nagpapaisa siya, like nagsosolo siya eh. Nagsosolo siya lagi, kaya lagi nakakot off guard dito yung Omega, and to think yung Lil Gun, yes, yung OD sobrang layo, pero tinatry pa rin na Lil Gun na i-backup si OD that time, but he doesn't have the BKB. Yun yung problem. Kaya
kung tutusin, matapang si OD kahit wala siyang defensive item eh. Pero this Hex tingin ko magiging game changer, pero wait lang yun. Pwede nga kaya, pero gusto nga nila mag-stack dito. Dual damage, eto nga si Kuya mo, Tide Hunter na kulong doon sa Astral Imprisonment. But there's gonna be a teamfight to be broken now. At RP had been given, mga kaibigan, BKB para dito kay Kuya mo, Tide expire na. Pero papalag pa na naman sila. Oy! Sula yun ng patay si Hero. And oh, there's gonna be Sanctity to be picked off. Laika nang maiiwan together with LC, pero unting panahon na lang makakabawi na ulit yung Omega, mga kaibigan. Laika is about to fall, is very low, but with that press, the attack, nag-survive si Laika. Though naku po, nabigyan pa nga ng Hex. Laika tried to escape, but no, he's got nowhere to go as well. Ang gandang dagger out, pero susunod Kuya mo, Tide. Ito nga po ngayon duel para kay Tide, pero madunat-dunat ang mukha. Makakahabol pa dito itong si Lion, win para sa kanya, pero mukhang delix pa din dahil ito si Kuya mo, Grim, gustong tumulong, trying to fend off the enemy. Good four staff out sa Vipress. The attack, mga kaibigan, 11 is doing everything for his team. Lion though will try to help, pero mukhang mapapasama pa, mga kaibigan. Ako po, buhay pa si Pac, pero yun na nga, hindi pa tuluyang makukuha the game. Just kept on going back and forth, walang certain alamang dun. Pero masasabi lang natin that Omega surely mas madami silang nakuha doon sa Lilgan. Pero kasi, kaya ako nasabing walang lamang, dahil Lilgan, meron din silang nakuha in a way. Kasi, nanalo man sa clash yung Omega, na-delay naman or na-prolong dito ng Lilgan yung Pac. So, hindi siya nagkaroon ng free space, wala siya nakuhang kill. So, parang sayang yung pagkapanalo nila sa clash. Kaya, baliwala lang din, di ba? Oo. Saka I think commended din si Pac. So far kasi kanina gaya na bagay ko, di maganda yung laning stage niya, to the point na right now si Pac nagpapakitang gilis siya, stepping up his game. And kung titignan mo yung stolen RP going back dun sa team fight na yon, if Pac did niya sinilence dun si Sanctity, ubus sila dun kasi hindi pa na-pop ni Sanctity yung kanyang Sanctity's eclipse that time. Sobrang ganda na setup ng RP kung tutusin. But Pac with the silence, na-prevent niya dun, and to think si Sanctity, think for me, if hindi na-silence dun ni Pac, possible Lilgan will securing that team fight. Pero good play there for Pac, kahit papano is stepping up this game. Sobrang nakakite niya dito yung heroes ng Lilgan. Although may mga times din na may moment na mamamatay na siya, pero parang mapapaisip ka, paano natin papatayin itong Pac na to? Sobrang likot sa mapa. Yun yung nagiging ano eh, yun yung nagiging struggle naman nitong Omega. Once mabuhos nila yung mga skills na dapat nilang patayin, hindi nila ma-focus naman. Itong si Pac, he's very nimble. Hindi yun yung ginagawa nilang pangbala. Pero for Lilgan, on their own, at least, diba? Si LC kumunat na nga, nagkakaroon na siya dito ng dual damage. It's starting to be decent. Oh, the RP! Lang collection, pero the RP is way too good! Those two supports are out right away! Napabuyback na agad dito si Kuya mong Rubik. Anong nanakaw? That was indeed the Rev Paul. Paggamit ko, nadelikado dito ngayon yung Omega. Kaso nga lang, tatlo na lang kanilang kalaban, mga kaibigan. RP? Ngayon na, nag-RP na sa kanya sarili. Pero double kill para dito kay Pios. And pagod naman talaga ng counter initiation ng Omega. X123 with the BKB will have to escape. But, look at what happened. Three heroes dead. Napilitan pang mag-buyback yung Rubik. All in all, 4 kills yun para dito sa Omega. Sulit talaga. If you're Lilgan, mapapaisip ka na sobrang tagal ng teamfight, di mo nalang maiisip na may na-ulti na itong Omega Esports eh, no? Parang, di ba? Kasi isip mo, every teamfight, okay, cooldown na to. Pero sa prolong ng teamfight, di mo nalang napapansin na yung mga big ultis ng Omega Esports online na eh, that time eh. With the smoke, sobrang on point, with the RP, and ganda yung mga sympathy of skills dito ng Omega Esports. Sobrang on point nung kanilang mga targets. Kahit yung mga supports man, indeed,
maganda na rin dahil dahil pa rin naambang ng supports dito so far for Lilgan eh. May yan pa rin, may pang punchback sila in a way na, pero kasi mas better lang talaga sa Omega sa nakikita ko sa teamfight nila eh. Mas better yung execution ng Omega. And on top of that, lamang na kasi sila eh. Tawag dito, begin with, in terms of levels plus positioning, hindi naiilang yung Omega kasi nga may mga pang-control sila. May Ravage, may Revpol, ang daming leeway dito ng Omega supports para makahanap ng better position. While for Lilgan, cramped eh. Cramped yung space. Hindi ka makahanap ng magandang position due to this Ravage. May iniisip kang Revpol. Andyan yung coil. Diba? So, wala. Lilgan, kaya sabi ko, uphill battle to para sa kanila kung hindi nila naipanalo yung laning. Which is, or which what happened nung ating laning pa lang. Happy. Pero sa... So, ayun, kita mo naman kasi ramdam ng Lilgan na medyo nag-struggle sila sa teamfight. So I guess they need a better position lang. Kasi yun, dun sila tatalo sa positioning pa lang eh. Pero ito, speaking of Ravage. Positioning is key. Ravage will be given. Dumuwal na nga si kuya mong LC. Nahuli niya dito ngayon si Magnus. Pero mukhang siya yung nag-pay the price. The winner is Magnus. Nakapag-repul pa. Double kill para kay kuya mong Fuels. Apat ang patay sa side dito ng Lilgan. And ito si Sank Titi. Kinulong na lamang sarili. Pero tatlo nakabang. Matatambangan ba? TP out daw. Eddie G. Double kill para kay Van. And that is a team wipe. Yapi. It's a team wipe. Prince. Saktong-sakto yung double damage. Kaya din siya nag-winner-winner chicken dinner doon. Yes, sinabayan ni LC. Meron siyang blade mill. Pero mas beto yung damage ni Prince. And then yun na, yung Ravage. I don't know, dalawang Ravage ba yung nakita ko doon? Double Ravage, yes, isa double Ravage. Kala ko kay Rubik yung kanina eh. Pero ito, GG na. They know na isang team fight pa. It's over. Wala na talaga kasi. Siyempre, doon sa clash na yun, na-determine na ng Lilgan na okay, this is the limit of our draft. Hindi natin talaga na-reach yung full potential, diba? Or yung dapat talagang nangyari due to their failed laning stage. True. Kaya yan yung pinopoint out ko. In the first place, kung naipanalo nila yon, it could be good. Pero hindi. Omega stepped up. Zenki, hands down, nape-prevent niya yung mga pwedeng mangyari. Those stomps, sobrang sulit. And Lion, maganda yung kanyang positioning. Siguro supports talaga yung masasabi kong naging factor dito. Warding din, man. I give credits din kay Zenki with their warding spot. Kaya kita mo, laging nakakot of guard din si OD during that time. Siguro, kasi yun din nagpanalo din para saan for Omega Esports with their ward. Yung ward placement nila, sobrang ganda ng mga... Kumbaga, nakikita nila kung tatimingan ba nila yung clash, magti-teamfight ba sila, magpi-pickoffs, di ba? So I guess, commended talaga dito yung mga supports. Yes, I agree sa sinabi mo. Sa support talaga yung nagdala sa Omega Esports. Kung hindi sa mga vision or let's say yung mga magandang pwesto ng mga supports ng Omega, hindi makapag-RP, hindi makapag-ravage ng matino itong mga cores ng Omega Esports. Well played sa kanila kahit papano. So far, ito yung para saan. So far, itong biggest performance dito ng Omega sa mga nakasko. Ito pa lang. Oo, maganda. Nakuha na nga nila yung groove nila. So, it's up to them kung paano nila i-ride to going into the game number 2. Which is, mapapanood natin maya-maya konti right after a quick break. Magbabalik kami mga kaibigan sa game 2 ng Omega versus Lilgan.